favorita. Hello everyone, it's Megan, your Mami Jo, and welcome to my YouTube channel. So, ayan guys, ngayon, kagaya nung napanood nyo yung sa unang clips ko, kahapon yun guys, nung nagluluto si Naama ng tupig. And yun nga, si Ading Manu yung kausap ko kahapon bago dumating yung aking mga bisita. Kasi tumawag siya para sabihin niya na ate, nag-send ako ng pera para kay Ama, sabi niya. So ngayon guys, kasi yung pera na isinend ni Ading Manu is nakapangalan talaga kay Ama. Naku guys, pasensya na. Pasensya na, may mga nakasampay ako doon. Ayan, so ngayon, gagawin natin is pupunta tayo sa Western Union, sasamahan natin si Ama, ayan, para i-receive ni Ama yung kanyang gift galing kay Ading Manu, ayan. So, ayan, nagre-ready na sila, and mag-aantay lang tayo ng tuktok, kasi nga kasama natin si Ama papuntang Pansak, and ayun, mag-aantay tayo ng tuktok para kami ni Ama at saka ni Babu sa tuktok sasakay, and then si Papa Assis naman sa motorcycle. Ayan. And baka mamaya si Ama at saka si Babu uuwi na, then kami ni Papa Assis naman didiretso na kami sa Chodari Polyclinic para sa aking ultrasound. Ayan. Na in-schedule nila kagabi. Kasi kagabi nung pumunta kami doon, walang radiologist. Ngayon daw meron. Yan, mga 3 o'clock yata merong radiologist. Ayan. So, after natin ma-receive yung pera ni Ama, kami ni Papa Assis papunta na sa polyclinic. So, ayun guys, update ko na lang kayo ulit mamaya. Again, from Ading Manu. Thank you so much, Ading ko, sa ibinigay mo kay Ama. And, ayun nga, nakita nyo naman yung sa reaction ni Ama na masaya siya. So, ayun guys, see you later. Ayan si Ama guys, ready na siya. Ready na si Ama. And balak yata ni Ama bumili ng corn. Ay. Balak yata niya bumili ng corn kasi nag-prepare siya ng sako. Para sa corn. Para sa kanyang local wine. So, ayan guys. Nandito na kami sa Parsa. Ayan. So, nandito kami sa IME, Western Union, para i-claim yung pera ni Ama. Andiyan pa si Ama. Kinakausap nila yung pinsan ni Assis na may tuktok kasi mag-aantay. And bibili yata si Ama ng corn. So, ayan o. IME Western Union. So, punta tayo sa remittances nila dito. There's a lot of people. Ayan. So, ganito lang kaliit yan. Ayan. Yes. Huh? Where are you going? Huh? Where are you going, anak ko? Namumula ang pisngi. Oh. Na. No. You're not gonna go upstairs. No one upstairs. Hey, it's dirty. It's dirty. You're not gonna hold it. It's dirty. It's dirty. They are getting angry. Ah, meron pala dito. Chitwan Tours and Travel. Dito. Bye-bye. Let's go, let's go. Asher, let's go.
Pumunta na naman siya dito sa likuran. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Ayun si Ama guys, waiting siya. Waiting. Para ma-receive niya yung kanyang pera. Gift cash ni Ama. Ayan si Ama. Na-receive niya na yung pera. And interviewin natin. Feeling good, yeah? Ayan. Thank you, Ading. Ayan, Ading. O, kagayon nakikita mo, na-receive na ni Ama yung ipinadala mo sa kanyang gift cash. Ayan. Thank you so much and more blessings sa'yo. Hi, guys. So, ayan, nandito na kami sa polyclinic kung saan ako magpapa-ultrasound. And si Ama and Babu, nakauwi na sila. Medyo naging emotional ako kanina. Umiyak talaga ako dun kanina kasi parang ayaw kong pauwiin si Babo kasi nakita ko yung itsura ng bata na nakatingin sa akin. Tapos sila ni Ama nakasakay na sa tuktok. Nakasilip pa rin siya sa amin na ganyan. And hindi ko alam, hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Kasi alam ko na yung anak ko gusto pa niyang mag-stay, maglaro, maglakad-lakad ganyan. Kaso kasi hindi ko siya maasikaso guys. Ngayon yung schedule ko ngayon sa ultrasounds. Nandito kami nag-antay. Kasi yung radiologist darating alas 3 pa daw. And 2:30 dito. So, ayan. So, waiting kami dito ni Asis. Ante-antay kami na dumating yung doktor. So, see you later na lang guys. Update ko na lang kayo kung ano yung magiging result ng aking test today. So, see you later. Bumili kami nito guys. Ointment para sa lamig-lamig. Para siyang efficacent. Yan. Pauwi na kami guys. Tapos na ang ultrasound ko. Everyone, good afternoon. Pasensya guys, ngayon ko lang kayo nabalikan kasi nag-antay kami kanina sa doktor hanggang alas 4. Grabe. Ang sabi nila, ang doktor ay alas 3 lang pero ang doktor dumating 3:30 na. So, nag-antay kami doon hanggang alas 4. And so far, I'm very happy guys. Normal lang aking ultrasounds. Walang problema sa aking liver. Walang problema sa aking kidneys. Sa gallbladder. Ganyan, wala talaga akong problema. As in, normal yung ultrasound ko. And yun, yung sabi ng doktor, kung if ever daw na ganon mangyari, at emergency talaga, sabi niya, mas maganda daw na dumiretso na kami sa hospital talaga, yung sa may Bharatpur talaga, ganyan. Pero, thank you talaga. Kasi baka nga sa lamig lang guys. Kasi sobrang lamig talaga kahapon. Umambun siya sa umaga. Tapos makulimlim siya maghapon. Tapos ang lamig ng baka nga nalamigan ako. Kaya ganun. Nagkaroon ako ng cramps ng ganito. And kwento din ng mga ibang Pinay na na-CS dito sa district namin. Sina Ading Ruth, si Ading Judy, ganyan sina Ading Mimi, nakakaramdam daw talaga sila ng ganun. Sabi nga sa akin ni Ading Judy na sa kanya daw, almost 2 weeks siya, nakaramdam ng ganun. Sobrang sakit na hindi niya talaga maikilos na umiiyak siya. Yun, and yun, bumili ako ng ointment, guys. Para siyang efficacent na ointment. Kasi walang efficacent dito, walang Manzanilla dito na para sa mga bata ganyan. Pero may Nepali version sila ng efficacent dito. Yun ang ginagamit ni Ading Judy. Pinapamassage niya. Inihahalo daw niya sa mustard oil at saka sa meti. Ito. Itong ointment na to guys. Ayan. Mabisa to. Kasi nung Christmas party, ito din yung binigay niya sa akin. In-apply ko sa chan ni Babo kasi parang sumakit yata ang chan ni Babo. Sumuka kasi siya nun dun. So, bumili kami niyan and mag-iinit ako mamaya ng mustard oil na may meti seeds.
O yung fenugreek seeds, ayan, ihalo daw, maano. And magpapamassage ako mamayang gabi para protection ng lamig. Lalo ngayon, sobrang lamig din. Pero, thank you talaga kasi normal, normal guys. So, yun guys, and masaya lang ako kasi wala akong problema. Healthy ang inyong Mami Jo. Normal lang, lalo't CS, tapos malamig. Sakit talaga yun sa mga na-CS, lalo kapag malamig talaga guys. Ayan, yung nagkakaroon ng cramps sa tiyan, masakit ang spine, sa likod, madalas sa likod ang sakit, sa balakang yun madalas ang masakit, as in sobrang sakit na hindi mo maiunat na ganyan talaga. Epekto na yun nung gamot na itinurok nila dati nung nanganak ako kay Babu. Ayan, and although nakapag-backread ako kanina guys, pero hindi ko pa nare-review kung sino yung nagpapa-shoutout. So yung mga nagpapa-shoutout, sa susunod ko na lang kayo isya-shoutout. Ayan. And once again, thank you so much guys. Thank you so much everyone for always supporting our video. Ayan. Ang aking anak. Iniwan ko siya 3 oras. And kagaya nga nung sabi ko sa inyo kanina, umiyak ako. Sabi na sis, bakit daw ako umiyak? Sabi ko, ewan ko. Kasi yung itsura niya kanina, nung nasa tuktok na sila, nakasilip siyang ganyan. Tinitingnan niya ako. Ang hindi maganda yung pakiramdam ko na pinauwi namin si Babu. Pero yun nga, hindi ko din naman siya maaalagaan kasi nga, ultrasound namin. And ang isa pa na wala namin yung binili namin pampers ni Babu, binalikan namin guys, binalikan namin pero wala na. Hindi na namin nakita sa daan yung pampers ni Babu na nahulog namin kasi ikinabit ni Asis sa may likod ng motorcycle. Pag uwi namin, hanapin namin ng pampers, wala na yung pampers ni Babu. Ang naiuwi na lang namin yung binili namin mga gulay. Kasi bumili kami ng kamatis, ang mura ng kamatis. Grabe, 100 rupees or 45 pesos. 3 kilos na yon. Grabe, sobrang mura. Tapos, ang cauliflower ay ganun din. 45 pesos for 3 kilos. Ganun na lang kamura ang mga gulay dito, guys. Sobrang mura na lang yung mga gulay dito. But anyways, guys, thank you again for watching. Thank you everyone for always supporting our video. Ayan. See you again in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.